Parang hindi ako makapaniwala na ganun kabilis ang takbo ng panahon. Parang kahapon lang. And to think it's been 25 years. Mm-hmm. But they've been 25 good years, no? Wonderful years. I've been so lucky. Look at all the people. Mm-hmm. Ang dami rin nating mga kaibigan na. I hope wala tayong nakaligtaan, ha? Kapalagay ko, wala na. Ang maraming ganda-ganda pa ni Doña Carmela, no? Oo nga. Hanggang ngayon, ano, parang wala akong nagbago. Oo, talagang ganda-ganda pa rin. Good evening. May I request everyone to please stand? Let me propose a toast to Don Rico and Doña Carmela Multipalpon. Cheers! Cheers! Binaril si Don Rico. Baka naman kalaban sa politika. O baka naman dahil sa negosyo, hindi ba? Oo, maaari. Nag-imbestiga na ba mga pulis? Oo. Ngunit wala pang nakakilala sa taong bumaril kay Don Rico. Doc, how is he? Don't worry. He's out of danger. Thank you, Doc. Sulat mo na ba? Nasa record ko na. Huh?
mga bata. Yan ang utos. Lahat ang lahi ng bilya pwede. Pwede ako makapag-meeting sa inyo mamaya alas 4 ng hapon. Ah, siya nga pala, Mr. Guanton. Yung ina-order ko sa inyong simento, hindi pa dumarating. Oh, sige, Mr. Guanton. Thank you. Sabihin mo sa mga bata, hindi ako makasama ni Conference sa kabukulong. Good evening, oh, Atty. Villaverde. Oh, guys, good evening. Well, you'll be out of here in no time at all. I'll see you tomorrow. Thank you, Doctor. Your next patient is Mrs. Suarez-Papel. Has there been any change in your temperature? Magandang umaga, Don Rico. Nurse, doon ka muna sa labas. Yes, sir. Ano ang balita, Alex? Nag-imbestigaw kaming mabuti, Don Rico. Dahil isa na lang akong Villapuerte ang natitira. Ano pa ginagawa ninyo? Ang kaso eh, kahit natitiyak namin na isa na lang Villapuerte, hindi ho namin kilala o saan siya matatagpuan. Pero alam ho namin ang kanyang pangalan, David. Puñeta! Mierda! Hanapin yung taong yan kahit sa impyerno! Patayin niyo siya! Pero Don Rico, kahit kayo malang lumagay sa katayuan ko, mahirap pong hanapin ng taong hindi nyo kilala. Hoy! Huwag kang mga duwira ng ganyan. Lahat ay nagagawa ng paraan. Walang bakas na hindi maaaring sundan. Pera ang sekreto ng lahat. Walang pintong hindi nabubuksan ng pera. Ganyan na rin ang bibig ng tao. Pera lamang ang hinihintay. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon, Alex. Ayokong nakabitin ang problemang ito. Diyan. Pumunta ka kay Warden. Nasira yung replay niya. Sabihin mo raw. May pinapagawa naman si Warden sa'yo, no? Alam mo, David, mabuti na lang mo malakas ka si Warden. Kung hindi tayo magkakosa, yakay ito sa bistan. Matagal na akong nangyari. Kaya hindi lamang sa laya mo kong tutulungan. Hanggang dito, nililigtas pa ako. Ako mo na dalbaran! Ako mo na kayo dyan! Alam mo, Steve. Bala siguro kita ito, nakalimutan ko na kapatayin sa pagkakas.
Hintay lang ako na magandang pagkakataon. Kaya rin. Oh, ayan na pala sila. Maligayang pagdating po. Ano na ako, Rico? Pakialalayan lang ho. Ano? Dahan-dahan lang ho. Are you all right? I'm fine. Alalay lang ho. Hello. Welcome home, Don Rico. Kamusta na po kayo? I feel fine. Mabuti na rito ka, attorney. Marami tayong pag-uusapan. Oh no, attorney. Kumusta na yung mga dead accounts natin na hindi pa nakokolekta? Have you taken any steps at all? Pinadala na ho namin ng mga demand letters. Good morning po, Don Rico. Magandang umaga ho, Don Rico. Kumusta po kayo? Buti naman. Good morning, morning. Ah, Engineer Santo. Opo. Congratulations, ha? Balita ko, nakuha natin ang kontrata ng public works sa Bicol. Salamat po, Don Rico. Very good. Oh, Alex. May magandang balita ako para sa inyo. Carmela? Yes, Rico. Ikaw na muna ang bahala sa mga bisita natin. May pag-uusapan lang kami ni Alex. Sandali, Tony. Doon tayo, Alex. Yes, asya nga yes, pala, ma'am, yung pag-uusapan natin. Oo. Kailangan nga mapag-usapan niyo. Magandang umaga po. O ano, Alex? Ano yung magandang balita mo para sa akin? Alam niyo, Don Rico, na ang hinahanap natin, parang kuntil ng ating ilong. Kaya pala hindi natin makita, malapit sa ating mga mata. Yan ang hirap sa'yo, Alex. Palibasa, hindi ka marunong tumingin sa salamin. Kaya't hindi mo makita yung kuntil na hinahanap mo. Nakita ko na, Don Rico. Inalam ko lahat ang kanyang pagkatao. Kahit ang palaw ko tumingin ng tumingin sa salamin, talagang hindi ko makikita. Eh, asa lang palaw ng munti. Ba'y tanong kaso niya? Ang kaso eh, illegal gun manufacturing. Yung baong gumagawa ng baril na pating. Eh, nakasuhan din siya ng illegal possession of firearm. 15 taon nung binubunod niya sa munti. Pero malapit ang lumabas. Don Rico, ayon sa aking impormasyon, may nakapagbalita sa akin na meron siyang asawa. Nang pumasok siya sa munti ng lupa, pinindero siya. Meron nun silang isang anak na babae. Yan ang hindi ko makita kung nasaan ngayon. Wala akong pakialam kahit nasa loob siya ng munti ng lupa. Basta't ang kanang Villafuerte. Patayin ninyo! Beto, meron tayo dyan. Meron mo tayo dyan. Oh, dali lang. Oh. Salamat, Kosa. Oh, yan pa. Salamat. Sa akin, Kosa. Oh. Dali lang ito. Salamat, Kosa. Sabi mo yun dyan, David. Para may makain tayo mamaya. Padala ng nanay mo? Oo. Oh, pero luto ni Chering yan. Alam mo, kung hindi lang may sakit si Inay, dadalawin ako ng araw-araw. David, may balita kasi sa labas. Anong balita? Masama eh. Tungkol saan? Tungkol sa'yo, David. May balita ang ubusin ng pamilya mo. Kaya pati ko yayarin. Umugong na rin sa akin ang balitang yan. Kaya lalo kang dapat mag-ingat. Ngayon lalaya ka na. Baka may nakabangsi sa labas. Nakasama ko sa loob ng selda si David. 15 anyos. Ang binuno niya. Alam ko, malapit na siya lumaya. Kaya ba ng kakosa mong yariin siya sa loob? Kayang-kaya ng kakosa ko yan. Magkano ba babayad niyo? Baka na humidaga sa dibdib ang kakosa mo. Isang pitik lang ganun eh. Kumanta ka agad yun. Kaya-kaya ngayon. Matinik yun eh. Ito ang paunang bayad, ha? Sabihin mo sa kakosa mo, ha? Kami ang bahala sa pamilya niya. Pero kapag kumanda siya, kami rin ang bahala sa pamilya niya. Tsaka sa iyo, ha? Ha? Tanda na mo yan, ha? Okay, now.
mabuti naman. Dahil kung nasa pinupunta at inaalam ko anong kailangan mo. Ipadala lang nga pala siya sa'yo dito. Alam mo, sir. Naaburin din ako sa lugar nito. Hindi pa nilipit pa ng pamula. Sir, huwag mong gagawin yan. Lalo naman hindi pitit ang sentensya mo. Isa pa, pag alaman nito yan, kaya sa mag-aalala lang yun. Hindi na kala yung iisip ko. Hindi na lang pumipigil sa akin. Pupunta ka rito, di sinabay na sana kita. Hey, no, pare. Sabay naman ako di Aniseli. Nakakaya naman sa inyo, Aniseli. Pati kayo, nakabala tuloy. Wala akong alam naman. Ito ay may dalawa ko sa inyo to. Alam kong paborito niya yan eh. Maraming salamat, anak. Pero hindi ka na sana nagkabala. Ito nga pala. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman ho. Ay, mga palita, ito ko ba yung balitang lalaya na kayo? Eh, anong balita lang? Putok na rito, lalaya lang sa atin mo. Lalaya lang. Teka, Tumi. Alam mo, Lisa, noon madalas ko sabihin sa'yo na lalaya ako pero hindi natutupad. Ayoko nang mabigo ka. Basta, hintayin na lang natin pagdating na araw na yun. Hintayin pa eh, siguradong... Basta, itay. Talagang hinintayin ko yung pagdating ng araw na yun. I want action on this attorney. Immediately. Yes, Don Nico. Tutuloy na po ako.
Desmond? Ako na magpapainom sa kanya ng gamot. Eto ho. Rico. Alam mo, Rico, nakausap ko kanina si Dr. Ocampo. At ang sabi niya, kumbinsin daw kitang magbiyahe muna para raw lalong madali ang pag-recuperate mo. Rico, bakit hindi muna tayo magbakasyon sa Europe? Parang man mabawasan ng konti ang mga worries mo. At makapag-relax ka naman ng gusto. Total naman eh, maganda naman ang ginagawang pamamalakad ng mga katiwala mo sa lahat ng mga negosyo natin. Kahit saan ako mapunta, Carmela, hindi ako marirelax. At hanggat alam kong may nagtatangkang pumatay sa akin, hindi ako titigil sa paghanap sa kanila. Magandang hapon po, Don Rico. O, Alex, halika rito. O, ano, Alex? Naubos na ba sila lahat? Eh, sumablay ho yung napag-utusan natin sa loob ng buntis. Punyeta! Kailangan gumawa ka ng paraan para mapatay ang taong yun. Huwag mo kayo mag-alala, Don Rico. Paglabas na paglabas yan ng munti, tsak natitibwang yun. Tignan mo. Nasaan ang utak mo, Alex? Hindi mo ba alam na maaring maraming makakita sa'yo at tumisigo kapag doon mo siya pinatay? Susundan ko, Don Rico, kahit saan siya magpunta. Titiyakin ko sa inyo. Walang pwedeng tumisigo sa pagpatay ko sa kanya. Alex, yan ang gawin mo. Iyan ang gawin mo. Huwag kang puro dada. Tuloy na ba yan? Eh, ulit ka pala eh. Hindi ba nakita ka kabi eh? Gabi yung gamit, ha? Berte. Tawa ka. Tuloy na. Hindi nga ako maniwala. Berto, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Lalong-lalong na doon sa pagkakakuro. Wala yun, Dr. Harris. Wala yun. Baka nakakalimutan mo na. Kung ilang beses mo nilipas ang buhay ko. Kung tutusin na eh, kulang pa yun eh. At saka hindi ako papayo na lalaya ka na makakasunto ka pa. Hindi bali ako. Double life. Baka hindi na ako makalabas dito. Berto, may magagawa pa ako para sa'yo pag nasa labas na ako. Meron akong tulad sa nanay ko. Okay, bigyan mo natin dali. At saka, ikaw na pala mga tuwirin sa kanya. Saan mo? Si Lisa, hindi ko ba niya sundin? Hindi niya alam na lalabas ako. Pasahin ko siya. Susundin sa akin si Turne. Sige. Ingat ka lang sa labas abid. Ingat lang kay Bistel. Huwag mo intindi niyo ugas na yan. Akong bahala ron. Pero paano? Sabihin! Bumaba ka sa bahay, ha? May goto ho kayo? Meron ho. Sandali lang ho. Maupo muna kayo. Oh!
pinapakaral na yung mga pulis. May napansin akong isang sasakyan na aali-aligid. Alay ko yun ang mga tumira sa'yo. Kung nagkataong nangyari ka, sisihin ko ang sarili ko dahil hindi ka agad nasundo. Anong mali mo naman, Turne? Baka nakabuti hindi mong pagdating. Eh kung nadamay ka. Kaya kailangan talaga mag-ingat sa gabi. Alam ko, Turne. Kaya puntahan natin si Lisa. Si Lisa? Pero ba? Kasi... Anong kasi? Hindi ko nasabi sa yung... Anong hindi mo nasabi? Mayroon akong hindi alam, ano? Ano ba? Para naman kayo mga ipis ng kukupad mong silamon. Bilis-bilisan nyo naman dyan. Ninanakawan nyo na ako ng oras sa trabaho. Pag ganyan kayo ng ganyan, papalitan ko kayo. Eh, kauupo lang po namin, Antoya. Aba, sasagot-sagot pa? Kung sinasaksakan mo ba ng kanin yung bunganga mo, sabayan mo nang inom ng tubig, hindi tapos. Masyado naman. Bilis-bilisan nyo naman. Mamaya sa oras ng sweldo, mabilis pa kayo sa alas 4. Ano ba? Mahina pa nag-iintay yung tahiin nyo. Ito, oh. Ang babagal kasi, kwentuhan ang kwentuhan eh. Bilis na bilisan na para makatahi na. Oh, likpitin lahat dyan, ha? Yung mga tila-tila dyan, sama-sama mo para mamayang tanghali, maiahin mo pa ulit. Opo. Oh, tandaan lahat ng aking sasabihin sa inyo, ha? Na araw-araw sinasabi ko sa inyo, gandahan ang trabaho. Walang sismisan, walang tawanan. Trabaho ng trabaho, titigil lang para huminga. Anong tinitignan-tignan mo dyan? Yan trabaho ang tignan mo. Balik ka pa ng karayom. Hindi naman natuyo ang utak mo sa mga tao ito, ewan ko. Yung mga makina, pag-ingatan. Mahal pa yan sa buhay nyo. Magandang... Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi ba sinabi ko bawal ang bisita dito at access sa oras? Sino ba nagpapasok dito, ha? Please. Ngayon lang ho nag-uusap ang magamay. Ngayon lang ho sila nakita. At sino ka ba? Ano ka ba rito? Insekto? Upakang kuto. Ano? Papatayin mo ko? Basta! Basta! Bakit? Bakit alin to yan? Papatayin daw ako. Yan lang! Alin to? Tungunalon to? Sino ba pinagmamalaki mo? Eto? Ha? Eto, tandaan nyo. Dito, bawal ang lalaki. Lalo na kung pangit na katulad mo. Turne. Opo, opo. Saan ka pupunta? Kakusapin ko lang itong bata eh. Mabuti nga at huwag ka nang babalik at sesante ka na. Ikaw, ano inintay mo? Baka gusto mong pulbusin ko ang dibdib mo. Dito. Pag may problema si Mrs., ako tinatawag. Marami na akong pinagulong sa hagdanan. Para gusto mo sumunod. Ikaw, marami ka pang sinabi. Ano ito, Yang? May utos pa kayo? Balikan mo na lang yung labada mo. Opo. Alam niyo, Tay, kanina nang dumating kayo sa patahian, hindi ako makapaniwalang kayong nakikita ko eh. Pero nang niyakap niyo ako, nakasigurado akong hindi ako nananaginip. At saka, Tay, sana huwag na tayo magkahiwalay ulit. Pinangangako ko, Lisa. Hindi na tayo maghihiwalay. Nabigla ka kanina, no? Eh, sino naman ho hindi mabibigla?
Biruin niyo noon, ang dalas kumakabalita na lalayan ng itay, pero hindi matuloy-tuloy. Kanya naman talaga eh. Pag inaabot ng tamad yung mga nasa itaas, aabutin ka rin siyam-siyam. Hindi ayusin ang papeles mo para ka makalaya. Siya nga ho pala, itay. Sorry ho ah, may kasalanan ako sa inyo eh. Nagsinungaling ako. Sinasabi ko ho na doon ako nakatira kay sa Gloria. Pero doon ho ako sa patahian. Kasi ho, gusto ko rin naman nung kumita maski papano eh. Ayoko naman nung alalahanin niyo ako habang nandun kayo sa loob. Kasi baka... Okay lang yun. Naisip ko na rin kung bakit mo ginawa yun. Kung tutuusin eh, ako nga nagkulang sa'yo. Lumaki ka nang wala sa tabi ng iyong mga magulang. Pero ngayon babawi tayo. Pag sinerte, iba na magiging takbo ng ating buhay. Ed, saan ba tayo pupunta pagkatapos natin dito? Dadalaw muna tayo sa sementeryo. Pagkatapos turne, iiwan ko muna si Selisa. Bakit po tayo? May pupuntahan pa ba kayo? Sandali lang ako. May dadalhin lang ako sulat na galing sa kaibigan ko. Kakanin hanggang mami ang gabi. Ano, kung saan ang pakiramdam nyo? Presko na ho ba? Ay naku, Esther. Ano na kaya nangyari sa akin kung wala ka? Magmula nang makulong ang pinsan mong si Berto. Tiyan naman, ay isipin nyo kung paano kayo gagaling. At saka lalahin din naman ho si Berto eh. Tiyan naman. Tao po. Tao po. Chang, may tao ho. Tignan ko lang at may visita yata kayo. David, naku, halika, tuloy ka. Ba itong nakalagay dito? Lalaya na nga bang anak ko? Oo. Salamat naman sa Diyos at dinilig din niya mga panalangin ko. At ang bilin niya sa akin eh, magpagaling daw kayo. David, baka gusto magmerienda muna? Oo. Pamerienda mo muna si David ah. Pakainin mo muna siya. Oo, Chang. Talaga bang kape lang ang gusto mo? Tama na itong kape, Esther. Salamat. Siya nga pala, David, tungkol din sa sulat ni Berto, yung lalaya na rin siya. Alam mo, hindi totoo yun, hindi ba? Oo, Esther, pero sa pagkakilala ko kay Berto, kaya niya sinulat yun dahil ayaw niyang labis na magalala ang kanyang ina dahil sa sakit nito. At pinasasalamatan ka rin ni Berto at hindi mo raw pinababayaan yung matanda. Napakalaki ng utang yung loob ko sa mag-ina at sila ka may tutulong ko. Saan na nga pala kayo nakatira ngayon? Sa ngayon eh, pansamantala kami nakikita doon sa bahay ng kaibigan ko si Turne. Hayaan mo, Esther, tuwingin ko, dadalaw ako. Para malaman ko ang lagay na matanda. Dahil napangako ko rin kay Berto na titignan-tignan ko ang kanyang nanay.
Naku, eh, masyado malayo itong sa amin. Teka, kung gusto mo makibalita tungkol sa Chamarin, ba't hindi mo nila kapuntahan doon sa pinapasukan ko? Oh, Lisa, hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa ho, inihintay ko yung tatay eh. Gusto mo magkape? Hindi ho. Magtumne, matagal na ba kayo magkaibigan ng itay? Matagal ka na rin. Alam niyo, Magtumne, siguro sa lahat, sa buong bahagi ng buhay ko, ngayon siguro yung pinakamasaya, biruin niyo, ang tagal-tagal namin nagkahiwalay ng itay, tapos ngayon magkasama na kami. Siyempre naman, no, hindi na ako papayag na magkahiwalay kami uli. Talagang ganyan ang buhay, may masaya, may malungkot. Ay, isa nga ko pala. Adobo pa rin ba yung paborito ng itay? Siyempre. Kahit anong bigay mo rin, hindi kakain nun. Basta adobo. At ang term nun, sinangag. Hama, pagluluto ko bukas. Ay, naku, huwag na ho. Ako na lang. Hmm? Ako na lang ho, magluluto. Marunong magluto? Oo, para ho, masurpresa ko siya. Hmm. Diba yan ho, yung nilalagyan ng kamatis tsaka sibuyas? Hmm. Bakit ho? Hindi. Kamatis yung sinasabi mo eh. Ibaluto yun. Ibaluto yun. Yun ay, ang adobo, yung bawang, sibuya, suka, ganun. Oo, nakakalimutan ko yun eh. Datok na, matutulog na ako. Sige ho. Tatay mo. Dume! Tay. May daan ba sa likod? Meron. Bakit? Mainit. Bakit, Tay? Huwag ka na magtanong. Gusto ta? Palilimahag sila. Ang problema natin ngayon, Tony, kung saan tayo tutuloy. Di na tayo pwede bumalik sa inyo. Eh, isa tutuloy yan. Meron. Kaya lang eh. Kutahan natin? Tutuloy? Kasama ko si kaibigan ko, si David, saka yung kanyang anak. Tumot sa kagatiyo. Mabuti! Halika tuloy kayo! Halika na doon! Mabuti! Ang dami ko yung customer sa hapon! Ah, Pusin. Ah. Pwede mo makilusap sa'yo. Ano na naman? Pwede bang ito magamantala? Ay! Oh, siyempre! Of course! This is my command! Sa isang kondisyon. Ano yan? Dito ka rin lalagi habang nagtatrabaho ako. Oo, oh, sige, sige. Pero, etong, huwag mong kalilimutan na ano? Kahit sino magtanong, huwag na huwag mong sasabihin dito kung sige tumutuloy. Bakit? May atraso ko na babae? Wala. Ah, uy, alam mo ba, David? Etong si Turne, dating abang kanto lang yan. Di wala mo kaya yan. Ako lang nagdito, kaya nagmukhang tao yan eh. Sige, sinusuraan mo. Ay, bakit? Totoo naman, kaya kami nagiwalay nung hapon eh. Alis ako. Ah, kumain na ba kayo? Hindi pa nga, nangawin siya kami nakatatakbo eh, kalalakad dito eh. Oh, sige, paghahanda ko kayong pagkain. Yes. Isang kondisyon. Ano na naman yan? Sige na. Naman yan. Ah! Nagagal ako ng laki ng pagkain mo. Sige na. Patay sa mama. Ha? Okay. Thank you.
Naligaw ka, Bistan. Makikiramay. Ikaw, bakit ka naligaw? Katulad mo rin. Nakikiramay. Alam mo ang pumuga yung kaibigan mo. Roberto, pumuga? Hindi ko alam yun. Okay, David. Huwag mo akong tinatarantado. Eh. Alam ko kaya pumuga yung kaibigan mo para magpunta rito. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Hey! Kayong lahat! Alam kong narinig si Berto. Ilabas ko na. Alam niyo ba ang parusa sa isang nagtatago ng bugante? Ha? Isan, ito naman sisigaw. Wala ka naman respeto sa patay. Okay, David. Pag nalaman kong niloko mo ko, malilis ka na tayo. Wala, pero naghahanap sa'yo pabalik-balik doon. Mag-iingat ka. Talaga hindi titigilan ako ng demonyong bisita niya. Alam mo naman, David, kung ba't ako sumakay. Ang libing nila, kailangan makita ko. Naroon naman ako, Berto. Ako nang bahala sa lahat. Mas delikado kung naroon ka. Umasa ka, Berto. Hanggang sa uling sandali, hindi ko iiwan ang iyong nanay. Parang bahala, David. Alam ko naman, hindi ko lang tayo.
Ilang araw ko siya kung absent eh. Malapit siyang periodic test namin. Nakala ko, puro comments yung ginatupag nito. Pati pala pag-aaral, masipag. Alam mo, Tome, iyan-iyana ako sa inyo. Konting tiis na lang. Basta't may nakita akong paupahan. Ilipat kagad kami. Hindi nga, David. Mabait naman si Rusin eh. Kahit magbunga ngayon, pero malaki puso nga. Saka nakita mo naman prueba, hawak ng hati sa lihim. Tapos na nga ako, Tay. Oh, tulong tayo. Boss, magsara na. Madala si Rosing. Teniente Ignacio Rale, Teniente. Pwede mo magkausap tayo sandali. Oo. David, doon mo ako sa labas. Maupo ka. Ako nagpapalop sa kaso mo. Mula sa munti. Kahit saan ka magpunta, masyado kang mainit. Burahin ka agad. Bakit hindi kayo kumilos, Teniente? Alam mo naman kung sino'y kagagawa ng lahat ng ito. Si Monte Falcon. Si Don Rico ay respetadong tao. Matalino, mayaman, at malawak ang kanyang koneksyon. At saka wala tayong ebidensya laban sa kanya. Naubos na lahi namin. Sinuot mong sa ugat, hindi na pinatawad. Naghahanap ka pa ng ebidensya? May batas tayong sinusunod. Batas na sinusunod? Luma na yan, Teniente. Matagal ko nang narinig yun. Pangit naman yung sinabi mo. Huwag naman ganun. Torne! Naku, Tornene! Mabuti na lang walang nangyari sa'yo. Ano, nasaktan ka ba? Ha, sweetheart? Hmm? Sweetheart, may nangyari ba sa'yo, sweetheart? Ha? Wala, wala. Tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Niloko ba naman ako? Anong niloko ka? Sa akin nagtanong eh. Sinunod ko naman yung bilin mo na pag may naghanap sa'yo, ipagkaila ka. Ginawa ko yun. Kaya lang. Ano kaya lang? Eh, meron ka daw mamlahin. Malaking halaga. Malaking halagang kwarta. Naku. Kaya, sayang naman, di ba? Kaya tinuro kita. Tinuro mo ako? Oo, pera yun eh. Malaking pera. Kayaman na tayo. Salapi. Salapi. Pera. Pera! Wala! 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 Wala
Kapitan Punta Bulat. Kutura Pakur Daya Bulat Arwad Saur. Biar Bulat Arwad Saur. Kutura Pakur Daya Bulat Arwad Saur. Kutura Pakur Daya Bulat Arwad Saur. You, Mike, Don? Oh, it's really great. Terrific. We're enjoying this. Yeah, race. How about some drinks? I think you better place your bets now. Ang lakas ng loob mong puntahan ako rito. Don Rico, ang lahat ay gagawin ko halang-alang sa aking anak. Kaya, kung maaari po sana, pinagkikusap ko sa inyo na huwag niyo lang idamay ang bata. Wala ho siyang kinalaman sa lahat ng kagulong ito. Isa siyang Villafuerte. At lahat ng Villafuerte ay buburahin ko sa ibabaw na luma. Ngayon nakalood ka, magdasal ka na. Kausapin mo man ang Diyos, uubusin ko pa rin ang lahi ninyo. Naman nila. Pinuntahan ko na si Don Rico mismo, Berto. Nag-iusap na ako sa kanya. Ano meron? Wala. Putang ni Don Rico yan. Ako, David, wala mo na. Ano plano mo? Hindi kayo magpaplano. Ako! Sige, tuloy mo! Matagal ko na hinihintay ang pagkakataon ko. Tuloy mo! It's time. Baka naman maaari ni... Huwag kang marahara dyan, pati ikaw upakan ko. Malaki atraso sa kanyang hayop niyan. Sandali lang, mga polis kami. Sino ka ba? Follow up team ako, pare ng MVP. Kunti lupa. Anong ba ginawa mo? Pinatakas mo isang kriminal. Life sentence yun ah. Sana, tumimbi ka muna sa aming mga polis. Yun naman ang regulasyon ah. Thank you.
Si Alex. Wala po, boss. Na kanyang anak. Hindi nakayanan ng kanyang puso at hindi ko inaasahan. Kailan matatapos ang problema ko? Lapit na ho, Don Rico. Hindi na ho tayo mahihirapang hanapin siya. Siya na ho hahanap sa atin. Alex, huwag mong pabayaang maubos ang pasyensya ko, ha? Don Rico! Loob mong magpakita sa akin, ano? Pero matalino ka rin. Marunong kang pumili ng lugar. Alam mong hindi kita kayang galawin dito. Pinatay mo ng aking anak. O ngayon? Alam kong pader ka, Don Rico.
akong paikutin ng mga tao. Pero... pero babanggain kita. Kahit na butas ng kara yung papasukin ko, mapatay ka na. Papatayin kita. Hindi pa ginagawa ang bala na papatay sa akin. Andrew? David? David? Takal na panahon na! Ano? Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Ito, laya na, pero sinusundan pa rin naman sa mga eh. Gusto mo magkape? Hindi na. May sadya sa anak ko si Andrew. Ano yun? Kailangan ko ng baril. May sabi ito ba? Meron akong mga baril dyan, pero hindi na tulad ng ginagawa natin paltik ng araw. Mas magagaling. Anong kalibre gusto mo? Yung pinakamahusay mo. Pinakamahusay? Diyan ka lang, ha? Kukunin ko. Sandali lang, sandali lang. Nandun pa ba yung turnuhan? Oo. Oh, pero magmula nung makulong ka, hindi ko na ginagamit. O, oh, ito. Tiyak magugusto mo ito. Nadali ko yan sa pier. Sige, alis na ako. Oh, kadarating mo lang, alis ka na kagad. Kailangan. Ganun ba kabigat, David? Kung kailangan mo ko, narito lang ako. Thank you.
Yes, sir. Alam kong iniisip mo. At alam ko rin ang binabalak mo. David, pilit kitang inuunawa. Alam kong labis kang nasaktan sa pagkamatay ng kaisa-isa mong anak at kaibigan. Pero ano pa ang gusto mong patunayan para maalis ang puot sa dibdib mo? Wala na bang ibang paraan kundi ang pumatay? Anong paraan? Meron ba? Natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Pero kung ang katapusan... Maaari ba ako kumukong pakialaman? Buhay ko ito. Mabuti pang umuwi ka na, Esther. Ang sulat sa inyo. Okay, ay tumatawag, Don Rico. Gawa na raw ang pare na papatay sa akin. Nahihibang na siguro ang sumulat nito. Dala ko rito. Hindi maaari, Tony. Sarili kong lakad dito. Sandali lang. David, sandali lang. Makakatulong din naman ako sa iyo, ah. Alam kong may malaking nakakahirin. Pero may maliit ding nakakapuwing. Tumigil ka. Isang kaibigan ko nang nadamay. Ikaw na lang natitira. Ayokong mawala ka pa. Paano ako ngayon? Anong silbi ko? David, ang sukatan ng pagkakaibigan ay sa sandali ng mahigpit na pangangailangan. Kaya nga hindi ka dapat sumama sa akin, Tony. Dahil kung may mangyari sa akin, ikaw ang bakas na matitira. Pero... Tony! Sir, nagpunta lang siya. Kasi, may nakalap sa kanya.
Sino? Ay, wala na. Siguro umalis na. Sige, ah, may asikasunin pa ako, ha? Sige lang lang. Balik kami. Saan naglulungga ang mga kasamaan mo? Hindi ko alam, boss. Ah, hindi mo alam? Hindi ko alam talaga. Nandun sila sa me, sa may matadero. At sige ba naman naglalagay sa me? Yun lang ba? Wala ka nakalimutan? Oh, boss. Yun lang. Nasabi ko na lahat, boss. Pupustahan ko sila kahit na magkano. Thank you.
Hoy, nandiyan ba si Isko? Nandiyan na, boss. Pakitawag ko nga. Oo, boss. Gusto mong pasabugi ko itong matadero nyo? Pasensya na kayo, boss. Mahina ang kita namin ngayon eh. Eh kung kayo ang pasabugin ko. Sa akin, pare. Oo ba? Okay. Malaki ang bigay dito, pare. Basta lang. Panalo tayo.
Magandang mago, Don Rico. Ano ba kayo? Puro mga inutil. Puro mga walang silbi. Ang ibig kong sabihin eh, kabaliktaran ang nangyayari, Alex. Imbes na patayin ninyo si David, inuubos niya ang mga tauhan mo. Hindi naman ako kami tumitigil ng paghahanap. Ayoko na ng mga dahilan mo, Alex. Tama na yan. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang sa akin, maghahanap ako ng ibang tauhan. Tago si David Villafuerte sa lumang tornohan. Maraming tornohan. Sabihin mo sa akin, kung saan tornohan? Doon ba sa may junkyard ng PNR?
Sasakabay ko na! Good. Huwag niyo siyang gagalawin. Ako ang bahala sa kanya. Alam mo na kung saan siya dadali. Naroon ako. Yes, ma! Sila. Huwag doon, Rico. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi pa ginagawa ang pala na papatay sa akin. Monte Falcon, gawa na. Hindi ka makahinga. Lagyan natin ng butas. Ngayon, makakahinga ka na.